vineyards and olive trees which thou plantest not, when thou shalt have eaten and be full. Then beware lest thou forget the Lord, which brought thee forth out of the land of Egypt, from the house of bondage. Thou shalt fear the Lord thy God, and serve him, and shalt swear by his name. He shall not go after other gods, of the gods of the people which are around about you. Jump tayo sa 18. Ready, sabay-sabay, ready, go. Thou shalt do that which is right and good in the sight of the Lord, that it may be well with thee, and that thou mayest go in and possess the good land which the Lord sware unto thy fathers. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa mga salita again. Sinabi na mensahin ni Lord sa araw nito, Panginoon, sa graduation ng mga bata, Panginoon, na train po sila, Lord. Paano sila lalaki, saan sila dapat lumakad, gagawin nila sa buhay nila, Panginoon. We pray na kayo pong pala sa aming service, Lord. Ganyan, kasiyahan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Okay. Naka po na po. Aga pa naman, oh, 3:30. Natapos na lang po, 30. Okay. Kasi nasa 1 pa lang tayo, eh. So, dahil wala si Alice kanina, ulitin ko ulit. Ano ba? Hindi. Nabilisan ko lang, okay? So, ang title talaga nito is Train Up a Child. Subtitle, These Children Are Our Best Shot in Fulfilling the Lord's Work. Ibig sabihin, alam nyo naman yung baril, di ba? Ilan ang bala ng baril? Depende. Maingay. Ano? Daya mo lang. Walang, ano, mahina internet. Ha? Ngayon na, ibaya mo. So, nasabi ko, ano ba yung baril? Ako, wala din eh. Pero alam nyo yung baril, di ba? May mga bala yan. So, kahit yung mga palaso, kahit sa araw na lang. So, may mga nakita kong paano ginagawa yan. Tinitimbang pa pala yan isa-isa. Para maganda yung lipad. Diba? So, sabi niya sa Psalms 127, sabi doon is, tingnan natin, except the Lord build the house, that they labor in vain that build it. Except the Lord keep the city, the watchman watcheth wicked but in vain. Pero sabi dito, sa three, low children are inheritance of the Lord, and the fruit of the womb is his reward. Okay, ibig sabihin, yung mga bata, minsan nakakabuisit yung mga bata, di ba? Kaya dito may tatanggi, yan ang ating, ano eh, bukos sa mahal natin yan, yan ay may iwanan natin dito sa mundo. So, kung hindi maayos ang pagpapalaki mo, di parang talo pa sa yung Diyos, di ba? Talo pa sa yung gobyerno natin, pinag-aaral lang maayos, tapos, diba? So, pero kung maayos yung mga bata, hindi natin alam, iba dyan magpapasto, diba? Iba dyan, doktor, engineer, na maayos, hindi corrupt. Okay? So, meron tayong contribution sa sanlibutan. So, yun yung positive. Kaya ngayon, bawat bata, yeah, welcome po. Isa pa yan, si Ma'am Glenda. Ayan, no? Daming ano niyan. Bala niyan. Ilan kayong magkakapatid? 5? Ayan. So, talo pa ako dyan. Kasi, 4 lang bala ko eh. 4 pa lang eh. Sina Hana, 2 lang kayo, no? Sina Miguel, ilan kayo? 5 rin. Sina Rhea May, 5 rin. Mag-6. Wala, talo. Sina Irene, ilang kayo? 6. Oh, may dadami pa ba sa 6? Sina Aga po, marami. Ay, sina Jacet, ilang kayo? 7? Sina Led, 7 din. Okay, again, pangit yung hindi maayos na pamilya, obviously. So, maganda. Dito pa, oh. Kulang kayo dito. Okay na, okay na. Yung iba pwede dito, Stephen, no? Matatago ka dyan. Lagi ba ikaw binabanggit ko? Hindi na.
Hindi na kita mapanggipin. Dito ka na. Sinahana. Ano na? Ayan, bayan mo na si ano dyan, Nanay Joanne, para makadena na si Johan. Si Kenneth. Yan, okay, kompleto na tayo. So, yung mga anak natin, blessing yan kung mapalaki natin ng maayos, di ba? So, ako, masaya ako. Kunwari, naging isa ko, engineer, isang architect, isang doktor, isang pastor, isang police, isang teacher, kompleto. Masaya yun, di ba? Hindi ba tayo napunta doon? Kasi, yan yung palaso. So, yun yung ating shot. Sabihin natin, kunwari lang, Stephen, ha? Kunwari, Stephen, nagmintis ako kay Stephen, hindi ko napalaki na maayos. Hindi, mayroon ba akong tatlo, di ba? So, babawi na lang ako sa tatlo. Eh, nagloko rin si Peter, may dalawa pa ako, di ba? So, wag naman, sana maganda lahat, di ba? Ito, mas maganda sa atin niya to, eh. So, yung pangalan nito? Si? Charmaine. Eh, yung isa pa? Sino pa isa? Ha? Charlene. Charlene. Itong isa, Charmaine. Kaya Chelsea. Ito, Charles pala to eh, di ba? Charles. Hindi ko nagawa sa mga anak ko eh. Hindi ko naisip yun eh. Okay. So, ikaw lang pala lalaki. Meron pa yung maliit. Kasi maliit, Nay. Banday, papa niya. Nag-makeup ka ba, Nay? Yeah. Okay. So, ganun po yun. Blessing yan. So, mayroon tayong maraming chance para maglingkod sa Diyos at sa community natin. Okay? Pero una sa lahat, sa Diyos. So, ngayon, itong mga bata na to, kahit mga kulit yan, paniwala ako, pag napalaki natin yan, tulong-tulong tayo, Nay, di ba? Tulong-tulong tayo kasi pag kami lang, sabi ko nga sa kanila sa bahay, ano yun, ang umaga, baliwala minsan tuturo dito sa bahay, iba naman yung tuturo. So, kung ganun din naman sa bahay, maayos, sa church, hindi. So, kaya dapat tulong-tulong tayo. Okay, so na, nabanggit namin yung soldier na tinitraining, dapat lahat ng bagay, matalino, malakas, malusog, pati nga, ano dapat eh, moral, di ba? Dapat may integrity yung mga sundalo, may baril sila tapos. Diba? Binabayaran natin yung bala nila tapos loko-loko pala. So, imagine nyo na lang. So, dapat well-rounded sila. Ganun din tayo lagi spiritually. Eh sila naman, yung ibang ano, maging sundalo para lang sa pera, diba? Eh tayo, tayo naglilingkod sa Diyos para sa rewards din. Pero para ma-honor ang Diyos, pero sa rewards din. Pag ang Diyos na nag-reward, maganda. Amen. And then ayan, ang training nila, as soon as nakakaintindi na sila, kahit di pa nga, ayan, katulad ni Charmaine, ayan, mga ano to, good girl ah, like oh, tingnan mo, hindi nagkukulit oh, parang si Rachel din oh, ganyan dapat bira. So, yan. Maaga pa, pwede na silang i-train. Masanay sila sa church. Gakantahan ng makalangit na salit na kanta. Hindi katulad ng mga, alam yung Pentecostal, nagraraklakan. Dito, lahat po nung lyrics natin, sabi ko kasi, bibigyan ko na kayo nito. Kompletuhin ko lang. Amen? Huwag mo nang sisirain. Mapuyat ako dito eh. Ha? Kaya nyo? Ah, sige. Sige, kumpletuhin ko muna ako. Gawa muna ako ng mga lima. And then, ano ba kayo? Ako na lang mag-laminate. Laminate yung cover niya para ganda, di ba? So, kasi dahil matutunan nyo to ngayon, marami na kayong alam na kanta. Kasi nyo, Verily, Leaning, at Calvary, nakukuha nyo na rin, di ba? Maganda yan, kaysa yung kinakanta nung kaninang kasama ko si... Lagi mga bata yun eh. Nagkakantahan yun, ano, basta hindi ko na nasabihin sa inyo. Tatawa ako eh. So, unang dapat nating matutunan,
Kasi tayo magtuturo, mga parents, di ba? Ano yung tuturo natin sa mga bata? Para sila yung matraining. Saan sila matatraining? Siyempre, sa paglilingkod sa Diyos. So, number one, nabanggit natin kanina, takot. Fear of the Lord. Okay? Or other words, authority. Dapat alam nila kung sino mosunod sa bahay. Kung hindi nila alam yan, nahirap. Di ba? Kaya sabi ko rin, mga nanay, andito, di ba? Ang pinaka-the best dapat nasa church, lalaki. Ako po, kaya ako medyo nasanay. Kasi nga, bagay, bata pa naman ako nun. Then, appreciate yung church, yung Bible. Kasi, tama nga naman, sabi ni pastor sa amin eh. Ikaw, paano mo papalakiin yung mga anak mo? Alam mo ba? Anong, saan mo sila dadalhin? Yung lagi nang banat ni pastor eh. So, na-realize ko nga, ano, eh kung mga, may mga kilala tayong loko-loko nga dyan eh. Diba? Saan nila dinadala yung anak nila? Diba? Kilala si Dolphy? Oh, may kilala ba kayong matinong anak nun? Ito sa to their standard siguro, matinong na yung mga, pero sa atin hindi eh. Diba? Yung hindi babaero, bakla. Ganun yung mga anak nun eh. So, hindi tayo ganun dapat. Amen? Kaya dapat alam ng mga bata ang authority sa buhay nila. Okay, sa bahay ang kanilang magulang, especially kanilang tatay, and then ang Panginoon ng boss nila. Amen? Matutunan nyo lang, laking, ano, ang laking step forward na yan, milestone. Magnalaman nyo yung mga bata, natanim sa inyo, hindi na nawala sa inyo. Ngayon, kung ito, pag laki-laki ninyo, balka-balkada kayo dyan, nakikita mo yung mga tambay-tambay dun eh. Nesya lang din namin iba doon. Yung iba, parang ng lolo nang aasar eh. Kaya nangaasar din ako eh. Bakit nagkaganon yung mga bata? Mayabang. Kala mo naman may, ano, may alam. Diba? Hindi mo kailangan magkaroon ng maraming alam para maging mayabang. Madali lang yun. Umasta ka lang ng parang may alam. Yun na yun eh. So nakakalungkot, diba? So pag yun nasama-sama sa mga ganon, magiging mayabang din kayo. Hindi nyo nakakikilalanin yung authority na dapat nyo kilalanin. Sino yun? Miguel? Sino yung authority sa buhay mo dapat? Nating lahat? Sino? Sino dapat natin sundin? Ha? Okay, ang Diyos. Okay? And si Jesus. The Lord Jesus. Hindi Papa Jesus. Okay? So, nabanggit natin na mabilis lang kanina, isa sa mga effective na way na para malaman ng bata kung sinong mausunod, ano yung masama, ano yung mabuti, di ba? Ano yun? Miguel? Ano dapat ginagawa sa bata pag makulit? Papalo. Okay, sa bahay yun, di ba? Ako, hindi ko ipapaluin. Hindi ko naman kayo anak eh. Pero sa bahay, meron tayong apat na verses, napakalinaw. Hindi may tatanggi ng mga psychologists natin ngayon yan. Sa kanila sabi, kausapin mo lang. Kung ganyan kakulit, kausapin mo lang. Di, nagmukha kang ewan nun. Hindi nila maintindihan kung ano yung mali. Yung tama, hindi nila maintindihan yun. Hindi mo sila paluin. Okay, so yun ha. Paluin ng mga bata pag kailangan. Yung tama lang, eksakto, huwag namang gulpe. Dapat masakit lang. Dapat maintindihan, masakit yan. Mga ganyang kalaki. So, habang lumalaki, dapat di na nga pinapalo yan. Pero minsan, sa, ano yung, anong age yung dapat di na pinapalo? Debatable yan eh. Pero, pag tinignan mo sa Bible, basta nasa bahay mo yan, pwede mo yung paluin. Talagang pag loko-loko. Ngayon, kung nag-mature ng maaga, isang kinakausap mo lang, sumusunod na, hindi mo kailang paluin. Tapos, hindi, sumusunod, matured na eh. Huwag mo pa paluin, di ba? Kasi pinapalo talaga, sabi sa Bible, yung pamalo daw, para yan sa likod ng mga hangal. Yun yun. Eh sabi kanina, di ba, foolishness is abound in out of a child. So talagang para sa mga bata yan. Pero pag nag-mature na yan, maganda yun, hanggat maaga, mga bata, pag hindi na kayo pinapalo, hindi dahil takot sa yung magulang nyo at hindi sumusunod sa Bible, pero dahil hindi na kayo pinapalo, dahil mature na kayo, yun yung dapat maging goal nyo, di ba? Tuloy mo, mas matangkad ka pa sa nanay mo, papaluin ka, di nakakahiya naman. Diba? Okay. So, number one authority, turo natin yan. Idikdik natin sa utak nila yan. May tama, may mali. Dapat tayo gumawa ng tama.
Pag mas malaki ka sa magulang mo, hindi ka na kaya ng magulang mo, mayroon pa rin Diyos. Magpaparusa sa'yo pag loko-loko ka. Amen? Number 2. Okay, medyo babalance naman natin ngayon. Dito sa verse 3, sabi dyan, balik tayo sa ating text. Sa verse 3, sabi dyan, "Hear therefore, O Israel, and observe to do it, that it may be well with thee, and that ye may increase mightily as the Lord God of thy fathers had promised thee in the land that floweth with milk and honey." At sabi dyan sa 5, "Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, and with all thy soul, and with all thy might." Ang sabi sa 10 to 11, ito yung mga pangako sa kanya, di ba? Again, sa mga hindi pa masyado na alam ng kwento, di ba sila ay galing saan? Saan siya, di ba? Yung kinuwento ni Kuya Stephen? Egypt. Umalis sila doon, ang dami nila doon. Pinalusahan yung Egypt para sa kanila, di ba? So, pinalaya sila doon. Saan sila sa pupunta? Kundi sila sa Promised Land. Yung Promised Land na yon, bukod sa maganda, parang hinanda na sa kanila. Okay? Meron ng wells. Alam niyo wells? Nawasa yon. Sa atin ngayon. Kanina, nasira yung sa Montalban eh. Pero sarap nung, di ba? Ay, kailangan tubig. Yung iba, umiigib pa. Hindi natin inabutan yun. Ino kami, inabutan namin yun eh. Pero yung balo namin, nasa likod lang namin. Nagbabomba kami ganyan eh. Yung ngayon, isang ganyan muna lang. Diba? So sila din, di na sila masyadong nag-ayos. Kasi tinira na yung lugar na yun. So blessing sa kanila nung pinangako ng Diyos sa kanilang lugar na yun, wala na sila masyadong hirap. May mga puno na doon. So anong sinasabi ko dito? So number one, kailangan malaman nila authority. Pero number two, kailangan nilang malaman yung tinatawag natin compensation. Nakita niyo yun? Compensation. Kasi ganun yung sabi din, no? Yung reward sa kanila, pinangako sila, labanan nyo ito, sasakupin nyo ito, pero ano mapala namin, Lord? O syempre, meron kayong pagpapala, di ba? Nabagay ko ba kaninang umaga na yung equivalent? Parang hindi, no? Pero dati sinasabi ko na lagi sa inyo, yung kwento sa Old Testament, ang equivalent ng Promised Land is the perfect will of God for the believers in this life. Okay? Kasi yung langit, perfect yun eh. Pero yung Promised Land, ano yung pinipicture dito sa buhay natin ngayon? Bakit natin pinag-aaralan yung mga Israelites ay pinangakuha ng Diyos ng Promised Land? Hindi kaligtasan ng kaluluwa yun. Diba? Ang kaligtasan nila dun sa Angel of Death. Dun sila naligtas nang wala silang ginawa. Ginawa lang nila, pumatay sila ng hayop. Pinunas lang nila yung dugo ng lamb sa kapintuan. Yun ang yung ginawa nila, naligtas na sila. Hindi yung mahirap, diba? Pero yung pagpunta sa Promised Land, pagsakop doon, pag-occupied sa Promised Land, ang hirap doon. May pagpatayan sila eh. May mga tao doon eh. Uy, sabi ng Diyos, sabi na yan, malis na kayo, ha? Hindi ganun. Nakipag-ano sila. So, ang pinipicture ngayon sa buhay natin ngayon, yung mga battles na kailangan natin labanan para tayong pagpalain ng Diyos. Amen? Ganun yun. So, kailangan natin makipaglaban, yung matapang, pagkailangan ng tapang, pagkailangan din ng talino, talino naman. May mga time na gumamit sila ng talino doon, di naman nila pinatay eh. Yung iba doon ay talaga naman sumuko na kasi. Diba? Anong gagawin nyo? Sabi ng Diyos, pag nakipagkasundo sila sa inyo, gawin nyo lang silang, i-handle nyo lang sila. Anyway, so yun yun, no? Mayroon silang compensation. So itong mga anak natin, anong ginagawa lang sa kanila? O anak, maglugas ka ng pinggan ngayon. Meron kang ano, makakapaglaro ka ng computer isang oras. Di ba? Kailangan maintindihan ng mga bata yun na hindi lahat na unlimited ako maglaro. Pag di ako pinaglaro, galit ako. Galit ako sa nanay ko. Hindi ganun. Dapat ano, may reward system na tinatawag. Amen? Hindi pwedeng wala. Hindi pwedeng laging gusto nila mausunod.
Okay? So, anong ginagawa sa kanila niyan? O, syempre, natututo sila magsipag, maging matalino, madiskarte, mag-manage ang time ng resources. Yun yun. Naintindihan niyo ba, mga bata? Huwag niyo sasabihin sa nanay niyo, nanay naman, kailangan pong trabaho, parang ni anak niya ako eh. Galing mo magdahilan. No? Hindi pa rin. Ngayon, pag ganun yung anak natin, das mas magaling tayo. Ganun talaga. Kailangan matutunan nila yung authority, yung compensation ng ginawa nga ng Diyos sa atin yun eh. Diba? So, binasa natin yung mga verses. So, dapat maintindihan ng mga bata yan. At sila ay lalaki ng ganun. Mayiging productive sila kasi alam nila ang rule sa bahay man yan o sa labas at magsipag muna ako saka ako magkakaroon ng mga privilege, ang pera ng kung anong gusto nila. Even yung laro, diba? Yung pagkain na gusto nila, mapapa sa atin yan. Amen? Amen. Anong gusto nyo? Mabata pa kasi itong mga ito eh. Diba, itong mga dalaga natin, anong gusto nyo sa buhay nyo? From your parents. Anong hinihingi nyo sa parents nyo na gusto nyo ibigay? Alex? Meron ba? Cellphone? Ay, meron na yan si Alex eh. Bahay. Hindi nila ibibigay yun. Kayo magtabaho. Diba, pag mag-asawa kayo, yung blessing nila. Gusto nyo, pag mag-asawa kayo, hindi yung... ano? Yung pipigilan kayo, diba? Gusto nyo yung blessing ng parents nyo, i-please nyo rin sila. Hindi mabuti kayong mga anak. Amen? So, masaya yung pamilya pag ganun. Sige. Next na tayo. So, verse 5. Nauna pala ito kanina, no? And thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thy soul, with all thy might. So, number one, authority. Dapat alam nila. Sinong boss? Pangalawa, malaman nila yung reward system. Importante yun. Hindi yung, basta, habang buhay, sumunod ka lang, walang kapalit. Yung mga ganun, di ba, nagutulong ganun? Gata ka sila, ba't kaya hindi effective to? Malamang, di ba? Nag-iisip yung bata, bakit yung gagawin to, tapos wala naman palang mapapala, di ba? Ngayon, ha, Stephen, ha? Ngayon, number 3, compassion. Okay, sabi dyan, napalipot natin, marunong sila magmahal, amen? Sino mamahalin nila? Yung boyfriend nila? Ha? Magulang. Okay, actually, lahat ng dapat nilang mahalin. Okay, pag yan, pag mag-aasawa na sila, dapat mahalin nila. Pag babae yan, mahalin nila yung asawa nila. Pag lingkuran nila, pag lalaki sila, mahalin nila yung asawa nila. Huwag nilang iiwanan, di ba? Ganun din, yung mga kapatid nila, dapat matuto silang mahalin nila yung kapatid nila, hindi yung iwanan. Mga kwento si daddy dati ganyan eh. Kaya minsan may himutok yung mga magkakapatid, di ba? Pinatapos yung isa, hindi na tumulong. Mga ganun eh. Sino ba dapat mo lang? Magulang, di ba? Ako yung mga anak ko lagi yan, bago yan matulog, magkikiss muna yan kay tatay. Hindi pwedeng hindi. So, parang masanay sila. Kaya Stephen, laki na ni Stephen, hindi na. Sabi ko, ganyan na lang tayo, fist bump na lang. Mama na yan eh. Di ba? So, dapat matutunan na paano natin yung pala yung nasabi ko na kanina, di ba? Paano natin matutunan yung compensation, rewarding system, pag may ginawa sila, gawin nyo na sila ng maganda, pag may ginawa silang mali, paluin nyo rin. Dapat ganun. Ngayon, yung compassion, paano nila matutunan yan? E di gawin mo sa kanila. Okay, nakakita na ba kayo ng magulang na hindi mahal yung anak? Meron din, di ba? Yung matinding case na yun, pero karamihan niya ng magulang, automatic mahal yung anak niya. Yan ang sinasabi sa kanila ng Diyos. Yun ang dapat nilang gawin. Kaya huwag din kayong mag-aaral sa magulang nyo. Kahit minsan hindi pinapalat, mahal kayo niyan. Amen? Ngayon, tayo mga magulang, yun nga, mahalan din natin ng Panginoon. Pag nakita nila na mahal natin ng Diyos, nagliligot tayo sa Diyos, hindi sapilitan, okay? Matututunan din nilang mahalin ng Diyos. Isa yun sa mga napakaganda at importanteng malaman nila.
Amen. Mahalin nila ang Diyos, ang salita ng Diyos. Pinapabasa mo sila ng Bible, ikaw naman hindi. Wala kaming time. Paano naman sila maniniwala sa atin yan? Diba? Bigyan mo ng time. Yun ang ano eh, mahirap eh. Kahit sa mga pastor daw, isa sa mga nangyayari, kaya bandang uli. Supposedly, yung anak nila yung pinakamahiging matino, diba? Kasi yun eh. E kaso, ang pakita pala sa church, magaling, yung sa bahay, hindi na. Yun ang nangyayari daw. According sa ano. Kaya mahalin natin sila, pakita natin example, mahalin natin yung salita ng Diyos. Magmahal tayo ng kaluluwa, dapat mga soul winner tayo. Amen? Yan, buti si natin Glenn doon, nag-aya ka dyan eh. Salamat po, di ba? Pag inaano nyo yung kapitbahay nyo, ako, hindi ko kayang gawin nyo, kayo magkakilala eh. Pag doon na ako, sige, lagi pupunta ako kayo doon. Pero, magmahal nyo rin yung kapitbahay nyo, mga kamag-anak nyo naman yan, dalin nyo sila sa Panginoon. Amen? Yun na yun, hindi naman ikaw magkasalita, di ba? Kailangan mo lang, ano, invite mo lang sila, naniniwala ako, makakabuti sa atin to, pwede ba, dumalo kayo doon. Ganun lang. Amen? Turo natin sa mga bata ang pagmamahal sa Diyos, kapwa, sa family, sa bayan, okay? Pero sa bayan, di ako medyo-medyo dyan eh. Kasi, minsan niloloko tayo kasi ng mga yan eh. Pero tama rin yun, mahalin yung bayan nyo sa tamang paraan. Amen? Hindi yung sunod lang sunod lang. Hindi rin nakakabuti yun. Okay, number one, authority. Number two, compensation. Number three, compassion or love. Number four, verse 6, pakibasa po, ready, go. And this word which I command thee this day shall be in thy heart. Okay, ano sabi dyan? Sa 7, ready, sorry, go. And thou shalt have unto thy children, and shalt talk of them when thou seest in thy house, and when thou walkest by the way, and when thou liest down, and when thou risest up. Actually, ito yung pinaka-meet ng atin eh. Ano? Bayaan mo na. May nata internet. Dito daw nami 4-9. Tingnan natin ah. May basa, ready, go. Holy day, heed to thyself, and keep thy soul diligently, lest thou forget the things that thine eyes have seen, and lest they depart from thy heart all the days of thy life. But teach them thy sons, and thy sons' sons. Okay, sabi dyan, di ba, diligent. Ibig sabihin, diligent, masipag ka. Itong mga, yun yan, nag-homeschool yung mga bata ngayon. Sabi ba naman ng mga sa Facebook eh. Bira yung gobyerno, binabayaran yung mga teacher, nasa bahay lang. Tapos mga magulang magtuturo. Dapat yung gobyerno, bigyan kami ng... Tama ba yun? Bira itong mga ito, libre na nga kayo eh. Kami, bayad kami. Sa amin din yung tax, di ba? At saka, well, kami, ba't wala kami reklamo, kami nagtuturo? Kasi nga, anak mo yan eh. Sino mo magtuturo dyan? Kung nag-estudyante ka rin dati, ano ba ginagawa ng mga teacher sa school minsan? Hindi lahat ha, yung iba magaling eh. Pero yung iba, anong ginagawa? Absent-absent, no, report-report, tatamad-tamad, di ba? Hindi ko naman anak ng mga to, yung iingay pa. Gusto lang nila sweldo. Napahig ba kayo, no? Nasayang yung oras nyo, yung oras ng mga anak nyo, hindi natututo yung mga anak nyo. Papayag ba kayo nun? Kung tamad kayo, papayag kayo nun. Ang anak nyo yan eh. Dapat lahat yan, nausubaybayan nyo nga yan eh. Pag nakita mo mahina yung anak mo sa ganito, tutukan mo dun sa bagay na yun, di ba? Pag dito na, magaling siya, di pag anuin mo pa, pag yamanin mo pa. Ganyan ang naging society kasi natin ngayon. Inasa na sa gobyerno, inasa sa, ay magaling daw dyan sa kung anong school na yan. Makakakuha daw ng tabaho, hindi po totoo lagi yun. Marami na akong kilala, gumaduate ng UP, bandang huli, wala. Nakakawang ewan, wala.
So, hindi po laging ganun. So, anong gagawin mo dapat? Ikaw na yung magturo. At least, kamustahin mo muna assignment niya. Naiintindihan niya ba? Nahihirapan ba siya? Baka nagtatanim na sa lalong loob yan. Ayaw na mag-aral. Diba? Dinadaya na pala yung ano, lesson. Gusto mo ba yun? Hindi yan ang training na maayos. Kaya babalik tayo dito sa ang point namin number 4 is be diligent, or one word niyan is perseverance. Nakita si David dito, kailan mo tuturuan? Anong schedule nyo? School, si Hannah. Ano oras ka nag-aaral? Ha? Ha? Anong oras? 6 a.m. hanggang sa school. 7 a.m. to 12. Okay. Ngayong homeschool na, anong oras na? Ganun pa rin. Itong mga anak ko, daming pahinga nito eh. Hindi naman daw. Pero sinasabi sa atin ang salita ng Diyos, kung ikaw yung teacher, magulang ka, anong oras dapat? Ah, tingnan natin ha. Tuturuan mo sila, lagi. Pagtsagaan mo sila. Okay? At kakausapin mo sila pag ikaw yung nakaupo. Anong oras kayo umuupo? At pag ikaw ay dumadaan, naglalakad, kayo nakahiga, kayo bumangon, tatalian mo sila. Hindi, sabi dyan, parang, di ba? And thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and they shall be as frontlets with between thine eyes. Ano yung magiging frontlets? Yung tinutukoy dyan kanina na ito. 6, these words. Yung mga salita daw ng Diyos, parang itatali mo sa kamay, sa ulo. Tali mo dito sa ulo, tapos yung pinakasalita ng Diyos andito daw. Nakakita mo yung ganun tao? Hindi ko nahanda eh, pero may mga ganun. Literal kasi mga Hudyo, mga eng-eng yun eh. Kasi talagang gumawa sila. Ang tawag na philactery ba ang tawag nila doon? Philacteries. Ganoon mo yung... Dito talaga. May salita, meron. Sinusulat nila ng maliit-maliit yung salita ng Diyos. Kasi bibiloti nila, ilalagay nila dito. Ginawang literal. Obviously, hindi, di ba? Anong isabihin nito? At tulad nito, kunwari, anak ko si Miguel. Nagkalat. Anong gagawin ko? Eh, busy akong maglaro dito eh. Busy akong may pag-inuman dito eh. Hindi, di ba? Nakita mo, may ginawa siya mali. I-correct mo agad. Ito na yung pinakamit and potensis ng nag-aaratin. Amen? Nakita mo, tinatamad. Anak, hindi tama yan. Hindi ko makain ng maayos. Ano magawin mo? Okay lang yan. Hindi ganun. Dapat pa. I-correct mo agad, di ba? Kasi salita daw ng Diyos, andito eh. Makakalimutan mo ba yan pag meron ka dito? Yung isa nga, may kanin ka dyan, di mo? Andyan yun, nasa harapan mo. So, salita ng Diyos, pinipicture na sa harapan mo. Ano sabihin nun? Ibig sabihin nung pag may nakita ka yung anak mo, hindi sumusunod sa salita ng Diyos, katulad kanina, dyan, pinapalo. O yun, isa yun. Ano pa yung mga dapat malaman naman? Maging magalang ka, maging masipag ka, maging matalino ka, madiskarte. Yung kanina sinabi kanina kay David, integrity. Diba? Isinungaling yung anak mo. Gusto mo yun? Nay, yung ano po, yung Bombay, yan dyan na. Sabi mo, wala ako dito. Lagi example ni Pastor, di ko alam kung mayroon sa amin ganun. Inutusan mo pa yung anak mo magsinungaling? Tama ba yun? So, hindi dapat ganun. Amen? Kaya yung salita ng Diyos, lagi. Ngayon, kaya mo bang ituro yan kung di mo alam? Hindi mo na may tuturo. Kaya, yung mga magulang, ikaw ang dapat maghapit dito. Kasi sabi ng salita ng Diyos, para matulungan mo yung mga anak mo. Amen? So number 1, authority. Number 2, compensation. Number 3, compassion. Number 4, perseverance. Bakit ang sipag nung anak na yan? Kasi nakita niya sa tatay niya, ang sipag eh. Diba?
agang gumising o tulog ng late para sa trabaho niya. Tapos lutuan pa kami, di ba? Stephen, pag may problema sa mat, pag hindi na kaya ng nanay, di ako na naman yun. Diba? So, be diligent. Pagtsagaan natin, ganun ang training, nabanggit ko nila yung mga sundalo. Araw-araw yung may oras yun, tapos may oras din, nagulatan. Napatawag na lang kayo, dapat disiplinado ka. Yun ang training ng mga bata. Amen. So, number 5. Okay, so nabasa natin yung 7. 8, and thou shalt bind them for a sign upon thine hand, and shall be as frontlets between thine eyes. Sinabi ko kanina. Itong isa, sabi dito, and thou shalt write them upon the post. So hindi lang dito, pati sa pintuan. Ang dumi na ng bahay mo. Kung gagawin mo literal to, dumi na, no? Obviously, ano yung sabihin nun? Kung yung salita ng Diyos, nasa katawan mo, nasa bahay mo, ano sinasabi nun? Ano po? Hindi mo makalimutan dahil ang salita ng Diyos ang iyong priority. Diba? Kasi ibig sabihin ng nasa pintuan, ibig sabihin dadaanan mo yung pagpapasok ka, paglalabas ka, salita na naman ng Diyos. Papasok ka na naman, salita na naman ng Diyos. Ibig sabihin, priority mo. Pakita mo sa mga anak mo, Lord, mga anak, ganito ha, sa palagi ko, hindi ko maintindihan yung magtatay, sing ganun, hindi ko maintindihan yun. Pero yung sinabi sa salita ng Diyos, ano gagawin ko? Sunod na lang ako. Ay, ito yung priority. Ay, kailangan kong kabisaduhin daw to. Kaso, mag-Facebook pa ako, may kakausapin ako, mag-post-post pa ako dyan. Parang magmukha akong masayang tao sa lahat ng mga tao. Kaya mag-post ako dyan ng hanap ka ng kotse, no? Hindi naman sa'yo, di ba? Kaya, di ba? Yung iba ganun eh. Tapos ay, sasaya namin, no? Sa office, no? Kaya nabalitaan mo, nagisiraan pala. Pero sa picture, ay, okay, office, close kayo, ha? Ay, siya na. So, hindi priority ang salita ng Diyos. Yun ang pangit. Amen? So, pakita mo ngayon sa mga anak mo na bakit tayo puro Bible, yung iba naman hindi naman masyado. Kasi priority natin ang salita ng Diyos. Araw-araw mong gawin yun. Magbabasa, mag-pray. Church na naman. And baptist 3 times a week. 4 times pa nga. Ba't ganun tayo? Hindi yung pwedeng ano? Yung pwedeng parang Catholic, ano, once a week lang, tapos isang oras lang. Gusto mo yung pare, 30 minutes lang, pinaka-maximum. Laki ng bayad nun. Nang bola lang ang 30 minutes. Hindi pwedeng gano'n, parang maganda yun, ha. Gusto mo yun? Hindi, di ba? So, kaya ang priority natin, salita ng Diyos. Hindi mo naintindihan lahat, okay lang. Balikan mo ulit. Di ba? Yun ang training ng mga bata. Hindi mo pwedeng pigihin ng mga bata. Maniwala ka, mga galing yan. Nag-o-observe yan. Pag nakita nilang ito, hindi naman yan itindihan yun. Eh. Magkakaroon sila ng kabaligtaran ng training. Masisira sila. Kaya huwag tayong ganun. Amen? Amen. So number 1, authority, compensation, compassion, perseverance. And then, ano yung priority? Right values. Okay? Ituro natin yung tamang papahalagaan nila. At kung paano nila pahalagaan yun. So, yung salita ng Diyos, kung priority mo yun, mahalaga yun, di ba? Hindi ka papayag na merong, kung talaga nagkasakit ka, sige, libang ka. Pero, uy, Sunday na naman. Hindi lang pwedeng, sabagay, may YouTube naman. Hindi rin, iba yung andito ka, di ba? Face to face tayo, sabi nga sa inyo. Diba, nagkakatakutan eh. Kausap ako kailan lang, ganun eh. Sabi sa akin, ba't kayo parang hindi kayo nag-iingat ha? Numusuway kayo sa gobyerno. Eh, pinag-isipan ko, pinanalangin ko yan eh. Anong gagawin natin? Diba? Tamad-tamad tayo, di nagkaroon tayo ng excuse. Diba?
Ah, yes, na-excuse na tayo. Hindi na tayo mag-soul winning kasi may COVID eh. Niloko nyo. So, pahalagaan natin yung tamang mahalagang bagay. Ano yung mga mahalagang bagay? Church, salita ng Diyos, fellowship sa mga tamang tao, ano pa? Soul winning. Basa, aralin yung dapat aralin. Yan, yung mga pamilya nyo, by the way. Priority nyo yan. Mga babae, priority yung mga anak nyo. Men, minsan ha, sabihan ko si nanay, okay lang ha. Sabi ko, minsan kasi mahal mo yung mga taga-baybay sa pa, naisip ko lang. Tapos umiiyak na yung anak mo dun. Priority mo yung anak mo. Yan. So, madali naman kausap si nanay. Pero mahal na mahal kayo yun eh. Sinaalala daw niya yung kabataan niya. Pwento ko lang ng konti ah. Para malaman nyo rin. Alam niyo yung si nanay may ano. Dati ganun din niya. Parang ano eh. Parang ito. Ganyang kapapayat yun eh. Ang nakakaawang mga bata raw sila nun. Lagi silang nililibre. Pag walang pambayad sa outing, libre. Pero lumaki siya. Amen? Maayos. Pero priority nyo yung anak nyo. Amen? Maling-mali yung ano. Marami na ako nakitang ganun. Ang ganda ng ministry, yung anak. Asa anak mo? Naku, hindi na kung namin alam kung nasa. Baka patay na, hindi namin alam. Nakakalungkot, di ba? Hindi kayo niniwala. May ganun. Hindi priority yung tamang bagay. Alamin nyo yun. Paalam nyo sa kanila. Anak, importante sa atin ang pamilya natin ha. Walang casualty dito. Kapatid mo yan eh. Diba? Kung mahina siya sa ganyan, tulungan mo. Amen? Kapatid mo yan eh. Rin sa church, ganun din. Baka nagpapagaling pa tayo dito. Kunti na lang tayo. Ha, para mas magaling ako, di dapat yung isa mawala na dito. Lupit nyo naman, di ba? Huwag ganun. Amen? Amen. Ay, number one. Ituturo natin sa mga anak natin. Authority. Number two. Compensation muna. Reward system. Number three. Compassion. Pinakipunta mahalin nila salita ng Diyos. Amen? Amen. Marunong silang totoong magmahal. Hindi yung kunwari lang. Ay, mahal ko ang Lord. Hindi pala. Pang-apat. Perseverance. Maging masipag. Ikaw mismo, maging masipag ka. Magulang ka. Mga bata, susunod dyan. Pang-apat, pang-lima na, right values. Pakita natin sa kanila. Dalawa na lang. Maray pa tayong time. Number 6, verse 11. Ito, medyo, ano tayo sa negative. Nabasa natin ganitong 11, di ba, sa compensation. Okay, mga bagay daw na binigay sa kanila na hindi nila pinaghirapan. Wow, sarap muna. Pero sabi sa 12, then beware, lest thou forget the Lord, which brought thee out forth of the land of Egypt. Yung place na yan, paulit-ulit po sa Bible. Kasi nga, yung kapangyarihan na pinakita ng Diyos, yung pag-alis sa kanila dun, imposible yun, hindi mangyayari yun ulit. Hindi na mangyayari yun. Pinakita sa kanila ang Diyos, makapangyarihan. Kung gusto ng Diyos, kahit nasa ang sitwasyon ka pa, hindi ka ligtas. For example, loko-loko ka, pwede kang maligtas. Huwag ka lang maging reprobate pa. Pero kahit ano ka pa, pwede kang maligtas. Maganda ba yun? Di ba, ganun kabuti ang Diyos eh. So, pinapaalala kayo nga. Inalis ko kayo dun. Imposible kayo makaalis dun. Inaalis ko kayo. Kaya sabi dito, huwag nyo namang kalimutan. Huwag nyo namang hayaan. Nakatulog na. Ito. Nakalimutan mo na ang Diyos. Ba't ka dito, Miguel? Nakalimutan mo na ata. Napalitan mo ba sa isigil? Ha? Andito ka pa, ha? Hindi pala kumain. Tapos ka na ang kumain, eh. Andito ka para mag-aral, di ba? Makinig. So, itong mga Israelite, andun sila, pinalaya sila ng Diyos para ganapin din yung kalooban ng Diyos. Alam, pinalaya sila doon, di sila mag-ari-ari na sila sarili nila. Hindi ganun. Kasi sabi ng verse, as a verse 12, huwag nyo naman kalimutan ng Diyos. Sabi sa 14, ito yung ibig sabihin.
Ye shall not go after other gods of the gods of the people which are round you, round about you. Okay? Ay, may Diyos kami. Kilala lang, matindi yung Diyos namin. Ay, may Diyos din kami. Ha? Try ko nga yung Diyos nito. Ganun ba dapat tayo? Sino ba yung tunay na Diyos? Ilang ba tunay na Diyos? Isa lang eh. Kung nakilala mo na yung tunay na Diyos, kaso meron siyang nire-request yung medyo mahirap, eh yung Diyos-Diyosan ng iba, wala silang kahirap-hirap, gugustuhin mo ba yung Diyos-Diyosan? Kasi sabi sa atin, turuan din natin yung mga anak natin na huwag nilang kalimutan. Huwag nilang kalimutan. Ang Diyos na naglagay sa kanila dyan eh. Kahit sa inyo dito, sino ba nagligtas sa inyo? Sino nag-reach out sa inyo? Ligtas na ako sa'yo, magpapabaya. Hindi ganun. Huwag kayong makakalimot. Kaya number 6, sabi nyo, guard yourselves against the possibility of forgetting God. Yan yung mahaba. Pero ang ating kataga dyan, mindful and attentive. And then yun, hindi malilimutin. Paano ang bata hindi magiging malilimutin? Di reminder, reminder. Hoy, ano kailangan mong gawin? Ah, yun pala. Sige, opo. Ang kulit naman ng anak ko, malilimutin. Paalalahan mo ulit. I-train mo siyang maging attentive. Pag sa church, maayos ang upo, maayos ang posture, nakikinig, hindi na natutulog. Diba? Tapos na yung kainan eh. Mamaya, mag-perform pa kayo. Kami naman ang makikinig sa inyo. Pero huwag niyong kakalimutan kung sino naglagay sa inyo. Amen? Sa akin nalalagyan nyo. Kaya ako sabi sa inyo, yung pastor ko, mahal na mahal ko yun. Kasi nga, nang na-realize ko, gano'n yung isang pastor, bago yung magkaroon ng isang bunga, magpalaki ng isang tao, alagaan salita ng Diyos, taon, yung invest niya. Amen? At itingin ito, kailan kaya lalaki itong mga ito? Iniinip na ako eh. Pero tinitingnan ko kayo minsan, tinitingnan ko kayo ito. Ang naglaki yan ito, puro lalaki ito. Yung matinulang kayo, masaya na ako. Naglang kayo mabawasan ko yun, sigurado ako, ganun talaga eh. Sino kayo matitira dito? Sino unang matatanggal? Habang ano yan eh. Amen? Huwag niyong kalimutan ng Diyos. Yun lang yun eh. Saan ba ako nang galing? Bakit ako pinagpala ng Diyos? Ba't ako ligtas ngayon? Ba't may mas perspective akong mas maayos kumpara sa ibang tao? Alam ko yung direction ng buhay ko. Nakalimutan mo yun? Parang ka nagtampo sa bigas. Nakita ko kasi yung bigas eh. Okay, so ganun ha. Nakakita ka lang ng Diyos-Diyosan eh. Ito, yung mga churches ngayon, di ba? Galing ka na ng Baptist, ang dami ko nakikita ng ganyan. Galing na ng Baptist, nagpunta pa ng CCM. Kanyari. Anong pinaaral lang? Ito ba yung, tingnan nyo yung aral ng CCM sa internet. Ang bababaw. Gugustuhin mo ba yun? Kasi nakalimot. Hindi kasi naalala kung saan sila lang galing. Amen? So, kung tayong gano'n, mga bata, ngayon, mga magulang, palalahanan sa palalahanan. Hindi naman yung pang ano yun, ano ba yung negative na ano? Ano yung sinasabi nila na pinapaalala yung utang na loob, tawag doon? Binubundibulyaw eh. Sinusumbat, okay? Hindi naman panunumbat yun, di ba? Paalala mo lang. Ngayon, huwag mo isusumbatan, pero minsan, kailangan nga para maalala nila. Amen? Amen. Oh, sino nagbayad ng tuition mo? Mga gano'n, masama ba yun? Hindi rin lagi. So, wag lang laging gano'n. Pero, yun, alam nyo naman, naghihirap kayong maghanap ng pera para makapag-aral sila eh, di ba? Hindi lang panunumbat yun, amen? So, be mindful and attentive. Ang ganda sa bata nung attentive. Isang sabi mo lang, sige po, magagawa niya na dapat niyang gawin. Eh, yung isa, kailangan mong potosan, kailangan mong pukpukin ng pukpukin. Ano ba yun? Ay, sinasabi ka, salita ka pala. Nangisigawan ka na nga kita eh. Amen? Okay? Authority, compensation, compassion, perseverance, right values, mindful and attentive.
Ganda yan sa bata. Ako, kitang-kita ko yan pag andito ako. Kita ko yun, sino nakikinig eh. Alala yung sinabi ko, sabi ni Pastor, isang ganyan ko lang, alam ko sino yung pagpapalain dito eh. Wala maging propeta eh, alam mo yan eh. Hindi nakikinig, yung darating sa Diyos, late. Pagpapalain ba ng Diyos yun? Unless magbago, di ba? Kung magbago, okay yun. Pero kung ganun ang ganun, ganun ang ganun, wala. Wala mangyayari. So, last na. Oh, gusto nyo yan? Last. Verse 18. So, to sum it up, yung mga pinag-usapan natin, ito sabi ng salita ng Diyos, and thou shalt do what that which is right and good in the sight of the Lord, that it may be well with thee, and that thou mayest go in and possess the good land which the Lord sware unto thy fathers. So again, ano yung good land? Promised land? Sa ating mga buhay, ano to? Lahat ba ng Kristiyano pinagbabala? Itong Kristiyano to talaga, anak na ng Diyos talaga. Kasi ganito yung ginawa ng Diyos sa buhay. Lahat ba ng Kristiyano ganun? Hindi nga, yung iba, example lang mga, di ba? Patulad ni, sino ba yung namatay? Nabulag? Ni Samson? Hindi ko makalimutan ilang nababasa ko sa mga forum, ganun ang mga tanong ng mga batang Kristiyano. Bakit si Samson? Ano ba niya? Ligtas ba siya? Ba't siya namatay? Kasi pangit ang buhay ni Samson eh. Lakas-lakas niya. Ginamit niya lang sa kalokohan eh. Gusto niyo ganun kayo yung lakas niyo? Ngayon, nalalakas niyo, di ba? Mga bata, sabi nga sa inyo, sabi ni Bad, kami naglakad lang kami sa armpak eh. Ang sakit na ng tagalira namin. Pag nagka-edad kayo, ganun din kayo. Anong gagawin nyo dapat habang bata pa kayo? Di yung lakas nyo, gamitin nyo sa gawain ng Diyos. Amen? Yan, sinano, sumasama na yan. Soul winning. Excited na sila. Yan yung sinasabi ko sa inyo eh. Hindi nyo kailangan masyadong ano yan. Pag excited ka, ikaw yung pastol, soul winning, yung mga member, ano yan, automatic, ano ba ginagawa nyo dyan? Yung baybay sapa, mga babaktap, maliligtas lahat yan, ang lahat tayo magutulong-tulong. Amen? So, ano yung point natin? Sabi dyan, always do right. Diba? Kasi yun lang yun eh. Basta lang, yun ang maintindihan ng habang dami mong points. Handa mo lang itong isang to. Gawin mo yung tama. Eh, yun lang yun. Sabi dyan, oh. Thou shalt do which is right and good in the sight of the Lord. So, alamin mo rin kung ano yung maganda sa para sa Diyos. Yung kausap mo nung isang araw, ganun eh. Ay, basta gumawa ka lang ng mabuti para kanino. Eh, sabi ko sa kanya, di nangangatog na. Sabi niya, maliligtas na siya. Siguro, maliligtas ako. Basta gumawa ka lang ng alin nga doon. Ang hirap mong hindi mo ma-specify. Diba? Pag sinabi sa'yo ng boss mo, sige, ma-promote ka, ito yung gawin mo ha. Basta gumawa ka lang ng maayos. Alin doon? Ang hirap nang hindi mo alam. Kaya sabi dito, kung ano yung tama sa Diyos, paano malaman yung tama sa Diyos? Basahin mo dito. Diba? Ano ba yung tama sa Diyos? Masipag, matapat, makapatuhanan, magmahal, yung pagkikalina. At least alam natin, diba? So yun na yun. Lastly, always do right. So ano yung dapat natin ituro sa anak natin? Righteousness. Tandaan yung term na yan. Kung sinabing righteous, matuwid. Hindi yung tipong si, kilala niyo ba si ganyan, si Chelsea, kilala niyo si Chelsea? Ayun, yung batang yun. Matuwid yan, oh, ganda, di ba? E paano kung hindi? Itong batang yan, ganda yan. Diba? So maging matino tayo, Ben? Amen. Conclusion, the totality of the work of the Lord is not accomplished easily and instantly. Yung church, na-realize ko yan, hindi madali. So, paano natin gagawin? Unti-unti lang, amen? Yung mga bata, tsaka mga batang Kristiyano, kahit hindi bata yan, pag batang Kristiyano yan, kaliligtas lang, kahit 50 anos na yan, inaligtas lang last week. Aalagaan natin, titrain natin yan. Hindi madali yan. Pero walang ibang paraan. Amen? Kaya dapat gawin natin, titrain natin yung mga bata properly. Hindi, ano yung, sana sila na-train, gawin yung tama.
So, yung pinakapayak na statement dyan, yun yan, mag-win, soul winner sila. Soul winner ka, siyempre, mag-win, masipag ka. Ayaw mo yung mga tao mawi-win mo. Dahil nadala mo sa church, tapos, nabalitaan, tamad ka pala. Mamagsisira tayo doon, diba? Dapat yung buhay mo mismo, example ng isang matinong tao, Christian. Amen? So ulitin ko yung Proverbs 22:6, sabi doon, ngayon na pa-child, in the way that he should go, saan natin dapat, saan tayo pupunta? Sa isang matinong Kristiyano, ibiligod sa Diyos na maayos, soul winner, ano pa, preacher din, nasa lalaki, lahat ng lalaki na preacher, matapag. Ngayon, puro mga preacher ngayon, mga balik na eh. Mga main pleaser. Nakakainit na. Ano yan? Okay, question? Okay, excited na rin ako makita kayo eh. So, game. So, may kita namin po. Ayoko. Kung na-train ba kayo ng maayos, ha? Ayoko. Dali lang. Train muna tayo. Ayoko. Opo. Let's play. Okay naman. Salamat. Tapos sa aming mensahe, Panginoon, ang paganda Lord sa mga bata. Ganun din kami sa mga batang Kristiyano. Na-train kami, Lord, paulit-ulit, masipag, salitahin niyo, Panginoon, nalangang priority namin, pagmahal kami, alamin namin yung mamahalin namin, kayo. Alam namin kung una, babalikan namin, Panginoon, sino authority namin. So, we'll pray na my boss, go ahead with our years, Panginoon, sa church na ito, sa aming buhay, Panginoon, may nadadagdag, may nakawala. At ang church ito, magpapatuloy, Panginoon, para sa iyo naman naman, wala, isa ang mga buhay, Panginoon. Amen. Lati, in Jesus' name we pray. Amen.